Okay, magandang buhay mga ka-tech moves. Ayan, so salamat at nandyan kayo na okay na okay na nanonood. Ayan, obviously naman, di ba? Na kung nakapanood kayo nitong video na ito ngayon, automatic okay na okay kayo. So, blessing po yan mga ka-tech moves na dapat pasalamatan sa Diyos. Okay, so welcome sa ating video ngayong umaga o ngayong oras na ito. Itong bagong tutorial or DIY na ating gagawin mga ka-tech moves, pero bago ang lahat, ayan, nais ko pong i-shout out ang 31 chapter ng Freedom Base Kabalik at Civicom, 31 chapter Freedom Base yan, at maging ang 338 chapter Kabalik at Civicom, 338 chapter Nagbukel Base. Ayan, so mabuhay po and may God bless ang tunay na Kabalik at Civicom na kinabibilangan natin. Okay, so shout out po sa inyo mga ka-41s. Ayan, so bago yan, may nakikita ka sa likod, bago ang lahat, welcome po sa ating channel Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay. Alright. Ayan. So, ayan, may nakikita tayo dyan sa likod. Alright. Ayan. So, ikinabit ko po yan sa tripod po natin. Alright. So, ang tawag dyan mga ka-tech moves, ang tawag ng karamihan dyan ay dipole. Okay? Dipole antenna ang tawag ng karamihan yan. Ayan, ng mga modulators or mga nagraradyo, ang tawag dyan ng karamihan ay dipole. Pero ayon dito sa aking source, ayan, kasi nung nabasa ko ito, nung nakita ko itong source na ito, nagkaroon ako ng interest na sige nga, gawin nga natin ito, subukan nga natin kung effective nga ba itong source na ito, baka naman na peke. Ayan, so check natin sa channel na ito talaga, what you see, okay, is what you get. Alright, so i-check natin kung okay na okay mga ka-tech moves yung mga sukat, kung paano gawin, materyales, ayan. So ito po yung source mga ka-tech moves, ang tawag dyan ayon sa source na ito mga ka-tech moves, ito yun o. Ayan, alright. So ang tawag dyan sa antenna na ito na ginawa natin or pre-prove natin kung okay ay ground plane antenna. Okay, ground plane antenna. Ayan, so ang alam ko lang na ground plane mga ka-tech moves ay yung merong apat na radial tsaka merong isang nakatayo. Okay, gets nyo? Ayan, yun yung alam kong ground plane eh. Pero nung nabasa ko ito, ni ground plane pa lang tawag dito. Okay, pero dipole po ang tawag ng ilan. Okay, so ito ay dipole antenna with gamma mats. Pero ayon dito sa ating source na ito, yan, ay ito po ay ground plane antenna with gamma. Yan, na ginamitan o nilagyan po ng gamma mats. So, ano po yung mga materyales na gagamitin dito sa ating antenna na ipapakita po sa inyo? So, ito po yun ang materyales. Ayan, ayon din po sa source. So, ipa-flash natin. Yan. Yan po yung materyales. Ang gawin po ninyo, pwede nyo i-pause ang video para makopya ninyo yung materyales. Then, so ito po kung paano gawin or yung kanyang construction. Okay? So, ito po, ipa-flash ko siya. Yan, medyo mabilisan. Pero kung nais nyo pong gayahin or makuha, pwede nyo pong i-pause every slide. Okay? So, ito po yung mga yan kung paano siya i-construct. Yan, medyo mabilis. Okay? Yan. Alright? Pwede nyo pong i-pause yan para makuha nyo, para may screenshot or may sulat, makopya. Ayan, para sa mga magdi-DIY, ayan, sa mga mag-experiment din. Okay, so okay na. So yan po lahat yung mga slide kung paano po i-construct itong dipole antenna na ito or itong ground plane with gamma. Okay, so ayan. Excited po akong ipakita po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. At of course, yung kanyang resulta. Ayan. So, ipoprove natin. Sana may matutunan tayo sa video na ito. Okay, so pakishare, pakilike po ang video na ito mga ka-tech moves para sa ganun ay
mapanood din po ng mga kaibigan ninyo at mga loved ones ninyo na mahilig din po sa paggawa ng antena. Okay, sa mga mahilig sa pagraradyo, mga ka-Tech Moves. At kung ngayon ka lang napadpad sa channel na ito, may napakasimpleng gawin lang, i-click mo lang yung subscribe button. Wala naman sigurong mawawala. Okay? Kung alam mo naman na makakatulong sa'yo ang channel na ito, i-browse mo yung channel, mga ka-Tech Moves. Browse mo yung mga video natin dyan. At kung magustuhan mong channel na ito, pindutin mo yung subscribe button. Then i-click mo yung notification bell na kanyang katabi. I-on mo yon, i-click mo yon para updated ka sa mga videos na i-upload natin. Okay? Pakibisita po yung description box ng channel po na ito. Marami po kayong matututunan at magikitang magagandang mga link, video link na nauna nang na-upload ko sa channel natin. Okay? So, yan. Relax po kayo dyan. At ito na po yung video. Kung paano ko po ginawa yan. Yan. Okay? So, okay na okay mga ka-Tech Moves. Sana mag-enjoy tayo at may matutunan mga ka-Tech Moves. So, ito na po yung video. Okay guys, sa ating gagawing ground plane antenna VHF na ito ay gamma fed or gagamitan natin ng gamma mats. Ito din ay tinatawag na dipole antenna with gamma mats. Ayan. Pero ito po ay tinatawag na ground plane. Ayan, ground plane antenna na lalagyan natin ng gamma mats. Okay? Ito po yung mga gagamitin natin na mga materyales. Of course, hindi mawawala itong SO239. Ayan. Ang size, isang size lang ang gagamitin natin sa element. Mga Lodi, ayan, 3/8 size lang, 3/8, okay, 3/8 aluminum tube, isang size lang, wala nang iba. Then kailangan natin ng number 10 na copper wire, ayan, number 10, okay. Then kailangan natin ng square boom na 1x1, okay. So yan lamang yung basic na kailangan sa ating paggawa nitong antena na ito, mga ka-Tech Moves. So, ang sukat ng tinatawag na radiator element, yung radiator element yun yung pinakamahaba. Okay? Ang sukat niya ay 38 inches lahat, yung pinakamahaba. Then yung kanyang gamma mats mamaya ay ang sukat niya ay 6 inches. Okay, yung gamma mats tubing niya. Okay, ito 'yon. 6 inches. Then itong square boom, mga ka-Tech Moves, ay magka-cut tayo ng 12 inches. Okay, 12 inches na 1x1 square boom. Yan. Alright, so I think we are ready to go. Ayan, itong mga ito, ayan, pansinin nyo, medyo madudumi. Ayan. May mga bulbuluktot pa nga eh, ano. Okay. So, nakita ko lang dun sa likod. Ayan. Parang wala ng silbi, pero naisip ko, mukhang pwede pa ito sa dipole or ground plane antenna. Signan natin maganda, mamaya kung maganda-ganda yung resulta. Ayan, so magpatuloy tayo. So mag-cut na tayo. Hindi ko pa po na-cut ito ng 38 inches, yung kanyang radiator element. Pero mamaya lilihain natin ito. Lilihain natin para naman maalis yung kanyang mga corrosion, yung mga gumi. Ayan, para naman kuintab-kintab. Okay, mga ka-Tech Moves, Nalihan na natin itong mga to. Ayan, so far ay pumuti na. Kumintab na. Ayan. So, nakat na rin natin ito, mga ka-Tech Moves, ito. 38 inches na po ito. Ayan, ipakita ko po sa inyo para kahit papano, may guide naman kayo. Makita nyo yung makatotohanan na sukat. Ayan. Iayos lang natin para masaya.
Alright, so yan na po. Yan po yung dulo nung radiator element natin. Ayan, so hanggang dun. Ayan po, 38 inches. Ayan, hindi ko na pumahila yung charger kasi ay ayan, hindi naabot yung charger. Pero kita naman yun mga ka-Tech Moves, 38 inches, you know. Okay? So 38 inches. Then itong kanyang pinaka gamma tube. Ayan, ipakita ko sa inyo yung kanyang sukat din para makatotohanan. Ayan. 6 inches. Okay? Ayan, 6 inches po yan. Alright, so 6 inches po yan yung kanyang gamma tube. Then itong kanyang square boom ay 1 foot. Ayan po, 12 inches. Okay, 12 inches square boom. Ayan, okay na. Then itong ating pagbubutasan mga ka-Tech Moves. Ayan, itong ating pagbubutasan. Ayan. Alright. Ito to. Yung pagbubutasan natin na paglalagyan nitong radiator element. Ayan. Okay, ganyan. Medyo ipagilid natin mga ka-Tech Moves. Ipagilid natin dito malapit sa gilid. Focusing. Ayan, malapit dito sa gilid para madaling ma-rebits o kaya ma-screw dito. Okay, so mula dun sa dulo mga ka-Tech Moves. Ayan, mula dun sa dulo, sumukat kayo hanggang dito sa nilinyan ko mga ka-Tech Moves. Ayan, mula dyan sa dulo hanggang dyan sa nilinyan ko, 3/4 inches, okay? 3/4 inches. Ayan, then ipagilid natin yung pagbubutas. Okay, mula dyan hanggang dito, 3/4 inches, 3/4. Okay, so magbubutas na tayo doon para sa radiator element, paglalagyan. Okay mga ka-Tech Moves, nabutas na natin. Okay, para makita ninyo yung update, tsura. And then, gawin natin dito sa radiator element, mga ka-Tech Moves, para makuha natin yung gitna niya. Sukat tayo mula doon. Okay, kasi 38 naman siya, diba? 38 inches lahat to. I-divide mo lang ng 2. 38 divided by 2 is equal to... Yeah. 38 divided by 2 is equal to 19. Tama, 19 inches, okay? So 19 inches, 38 divided by 2 is 19 inches. So mula doon, sumukat tayo ng 19 inches, then lagyan natin ng marka para 'yun ang ipagitna natin dito. Yan dito. Okay? At yun ang i-rebits natin or i-screw natin dyan. Okay, yung 19 inches. So, sukat na tayo. Okay, so nakuha na natin yung 19 inches mga ka-Tech Moves ha. Yan o. Yan, naglagay na tayo ng marka yung 19 inches. Okay. Yan yung pinakagitna. Then, naglagay tayo ng marka magkabilaan ng half inch. Para makompletong 1 inch. Yan, para dito kasi 1 inch ito eh, di ba? So each, ayan, kaliwa tsaka kanan, nagmarka tayo ng half tig half inch para makita natin na nakagitna na. Ayan, makita natin magkabilaan, yun yung pinaka-guide natin yan. Itong dulo, para makita natin sa mga dulo na nakagitna na siya. Okay, so magbubutas na tayo dito. Ayan, dito magbubutas tayo dito sa gitna para paglalagyan ng or dalawa, isa doon tsaka dito. Ayan, para mas matibay dalawang butas para sa rebits or screw. Okay, kaysa isa lang. Okay, yun lang. Okay, so nakapagbutas na tayo mga ka-Tech Moves. Ayan, tatlo. Alright, so para doon sa tatlo. Ayan, tatlong butas para mas matibay. Hindi alog-alog ito. Dito, boom. Okay? Okay mga Tech Moves, para naman dito sa gamma mats. Okay?
Itong gamma mats ay susukat tayo ng 6 inches. 6 inches din yung kanyang gamma mats, mga ka-tech moves. Right? Inches. Okay, so putulin na natin. Kasin natin mga ka-technos yung sa dulo para madaling maihinang sa may SO239. Yan. So, pares silang 6 inches mga ka-technos. Okay. Ito yung papasok dun sa loob. Ayan. Then, nalagyan natin ng takip mga ka-tech moves. Okay. Lagyan natin ng heat shrink ito para hindi magdikit dito sa may gamma tube. Ayan. Lagyan natin ng heat shrink. Okay. So, yun po yung gagawin natin dyan. Okay, mga ka-tech moves. Ito. Nakapagbutas na tayo. Ayan. Ito, para dito sa U-bolt. Okay. Ayan. So, okay na siya, mga ka-tech moves. Right? Ayan. Para dito sa U-bolt ito. Then, ito na. Gumawa tayo ng gamma mats bracket. Okay, gamma mats bracket. Ito ay ayan, ire-rebits natin dito. Okay, ayan o. Ayan. So, pagka na-rebits natin yan. Okay, paganyan. So, ganyan po ang magiging itsura. Andito yung radiator element. Okay, so dito po yung SO239. Yan. Alright, so ang distance po mula dun sa sentro po ng butas at sentro po ng butas ng SO239 ay 2.5 inches. Okay, so dun po magsisimula yung sukat sa gitna ng butas, mga ka-tech mo ba? Gitna ng butas ka magme-measure. Mula doon sa gitna ng butas sa radiator element hanggang dito sa gitna ng butas ng SO239, 2.5 inches. Okay? Yan. Right? So, good to go, I think. Pwede na tayong mag-rebits, mga ka-tech moves, para may fix na natin ito. Then, doon na tayo sa may gamma mats. Yan, dun sa paggawa ng gamma mats, at least ito okay na. So, i-fix na natin mga ka-tech moves.
Okay, ito na mga ka-tech moves, nai-rebits na natin. Ayan, nai-rebits na natin itong ating radiator element. Ayan, nandito na rin yung U-bolt. Ayan, nakafix na siya yung U-bolt natin. Then, ito po yung ayan, outcome ng ating paglagay ng kanyang gamma match bracket. Ito, gamma match bracket. Ayan, naka-rebits na siya, rebited. Okay, so ganyan po yan. Ayan. So doon na po tayo sa gamma mats, mga ka-tech moves, gamma tube. So magiging ganyan po ang magiging position po niyan mamaya. Ayan, ganyan. So nakatabi po dito sa ating radiator element. So ganyan po yan mamaya. Okay, so ito yung wire na gamitin natin sa gamma mats na gagawin natin. Okay, parehas na 6 inches po yan. Alright, so gawin na natin yung kanyang gamma mats. Okay, sa paggawa po ng ating gamma mats ay ito, lagyan natin ng heat shrink. Okay, itong ating number 10 na copper wire. Okay, so yan. Yeah. Focus. Focus. Yeah. Okay na siya. So para maisentro po natin itong ating copper wire sa gitna nitong ating gamma tube para nakasentro siya. Yan, hindi siya gigewang-gewang sa loob, maglalaro-laro. Dapat nakasentro talaga siya. Nagawa tayo ng technique. So itong mga papel na yan na ginunting ko, dito muna tayo sa dulo, ipaikot mo lang. Okay, yan, paikot lang, then hanggang kumapal siya. Saka natin lagyan ng heat shrink. Okay, para pinaka-lock niya itong papel na ating ipinapaikot. Testing. Ayan o. Okay. So at least nakapagitna siya. Yan, then maghanap tayo ng heat shrink na kakasya dyan. So ito, nakahanap tayo ng heat shrink na pwedeng kumasya dito sa ating papel na kinaikot. Yan, so ipagitna lang natin. Yan, para sa ganun ay mai fix natin siya. Okay.
Okay, mga katekmob, so nalagyan na natin ng kanyang pangpakapal. Okay, para pagka pinasok dito sa may gamma tube. Alright. So, ganyan po yan. At least nakapagitna siya. Kahit papano. Ayan. Okay, so ayan na po itong ating gamma mats. Ayan, maglalagay tayo dito ng kanyang glue gun. I-glue gun natin dito para hindi mapasok ng tubig. Saka nalagyan natin ng heat shrink sa taas. Ayan, para hindi mapasok ng tubig. Pati dito, iseselyo natin ito mamaya ng glue gun. Pag naihinang na natin sa SO239 para hindi mapasok ng tubig o kaya moist. Okay, para safety yung wire sa loob. Okay, so ready na yung ating gamma mats, mga katechnob. So gagawa tayo ng kanyang tuning clamp. Ayan, sa clamp naman tayo. So ang gagamitin natin sa tuning clamp, ito ang 3/8 din, 3/8 yung nagputulan. Okay, so pipitin lang natin para magiging plain siya. Ayan, meron na tayong tuning clamp. Di ba? Okay. So, lihain natin yan para ayos. Okay, mga katekmobs. So nakagawa na tayo ng tuning clamp. Ayan. Out of 3/8 element. Ayan, 3/8 element ito na pinitpit natin. So ito po yung kanyang distance. Na maintain din yung 2.5 inches na distance ng bawat element. Ayan o. Okay, 2.5 inches. Ayan. Alright, so 2.5 inches po, mga katechnobs, yung distance ng bawat isa. So again, sa gitnang butas tayo nag-measure, mga katechnobs, sa gitnang butas ng bawat element, 2.5 inches. Okay, so sana maliwanag yon, mga katechnobs. Mahalaga yon dito sa ating tuning clamp. Yan, napakahalaga yung distance na yon para dito sa gamma mats at yung radiator element. So, okay na, mga katekmobs. Okay, mga katekmobs, naihinang na natin yung ating copper wire dun sa SO239. So, yan. Yan na po yung ating gamma mats, mga katekmobs. So maglalagay tayo mamaya doon ng glue gun. Ipaste natin yan pati dun sa taas. And then maglalagay tayo ng heat shrink dito para hindi pasukin ng tubig. Okay, isalyado natin yan ng glue gun, glue paste, yan, glue. Okay, para hindi mapasok din ng moist sa loob, mga katekmobs, pati dito. Right, para hindi mag-ground, hindi magdikit yung positive sa may ground sa negative. Okay, so yun po yung gagawin natin. Okay, mga katek moves, yan, gawa na itong ating ground plane VHF gamma fed. Ayan, antenna. Ayan, so ground plane antenna na nilagyan natin ng gamma mats. Okay, tinatawag din po itong dipole antenna with gamma mats. Alright, so ito na yung sinasabi ko kanina. Focus natin.
Naglagay tayo ng, nilagyan natin ng glue paste, glue. Ginagitan natin ng glue gun para hindi mapasok ng tubig tsaka moisture doon sa taas. Ayan, ito yung sinasabi ko. Nilagyan ko muna ng glue gun ulit sa glue sa loob. Then saka ko nilagyan ng ito, heat shrink, para hindi mapasok ng tubig. So ito na po yung tuning clamp natin. Hindi pa po naka-tune nito. Ayan, pwede pang ibaba. Ayan, hindi pa siya naka-fix. Okay. So, good to go mga ka-tech moves. Ayan, ito na yung ating antenna, ground plane antenna with gamma mats. Ayan, alright. So, excited na naman tayo mga ka-tech moves na ma-check yung kanyang result. Ayan, so okay na mga ka-tech moves, ano? Ayan, suksensya na kayo sa aking ginagamit na camera, which is cellphone lang mga ka-tech moves. Kaya kung meron kayong mga extra camera dyan na maganda-ganda kaysa itapon nyo mga ka-tech moves, o kaya nandyan lang naka-stack hindi ginagamit, ipadala nyo na lang dito mga ka-tech moves. Email nyo po ako kung paano nyo po may papadala sa akin. Okay, techmovesforfun@gmail.com, yun po yung email ko mga ka-tech moves. Techmovesforfun, ayan po, ayan po, ayan o, ayan, 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 ayan po yung email ko. Okay, so sa may mga magagandang puso dyan, ayan, may yung mga pinagpapala dyan, share your blessings mga ka-tech moves. Okay, salamat. Yan, okay na mga tech moves, i-tune na natin ito. Okay mga ka-tech moves, andito na naman tayo. Yan, so ito na po yung ating pong dipole or tinatawag na ground plane antenna. Okay, ground plane antenna with gamma mats. Okay, so yan na po, naka-tune na po yan. Ground plane antenna with gamma mats. Tinatawag din po nila itong dipole antenna with gamma mats. Yan, ganyan lang po kababa, nasa 3 feet below the ground ulit. So yan po ulit yung powax mga ka-tech moves. Yan, okay. So pupunta ulit tayo dito sa ating mesa. So yan po yung ating pong dipole or ground plane antenna with gamma mats. So check natin mga ka-tech moves yung kanyang SWR result. Okay, gamit po itong ating SX400. So dito muna tayo sa 144 megahertz. Yan, calibrate natin. Calibrated SWR sa 144. Ayan. So 1.4 mga ka-tech moves. Okay, medyo madilim na, kaya bilisan natin sa 145 calibrate. Ayan, 145. Calibrated SWR 1.3 sa 146. Ayan, 146 tayo. Calibrated 146 megahertz, transmit 1.2. Okay, 1.2. Ayan, sana nakikita pa, at least nakikita pa yung pagpalo. 147. Ayan, 147 calibrated 147 SWR
1.1. Okay, 147. 1.1, 148. Ayan, 148 po tayo, calibrate. Calibrated. So, SWR 148. Ayan, 1.1. Alright. So, yun pa rin yung ating dipole antenna with gamma mats, mga ka-tech moves. Ayan, no, sa 148. Okay. 1.1. Okay. So, nakita natin yung performance, ano. Gumagalaw namang konti. Okay, mga ka-tech moves. So, yun po yung performance. Itong ating ginawang ground plane antenna with gamma mats. Tinatawag din po nila itong dipole with gamma mats, mga ka-tech moves. Ayan. Ayos, mga tech moves, ayos. Ayan, balikan natin itong ating dipole gamma mats with gamma mats, mga tech moves, right? Ayan. So, legit po ito, mga tech moves. Wala tayong ginagawang pandaraya sa channel natin, mga tech moves. Okay, so gabi na kasi, at least nahabol natin, at least nakikita naman ninyo yung pagpalo ng ating SWR na Diamond SX400 gamit po itong ICOM V80, mga ka-tech moves. So, yan, maraming salamat for supporting the Neptune. Ang inilagay natin. Your station and mic are now clear. Lipat natin ng position. Any 41s, any chapter, sir and ma'am, welcome to the net. Subok. Subok. Mabaliktad ka dito, mami. Mabaliktad ka dito. Try natin ulit. 33810 is joining the evening net. Sir, magandang hapon po. Go ahead. Uy, narinig na tayo. Magandang gabi po. Pakitala po ang aking istasyon 33810 sa katawagang 777 dito po sa Zamora, Cabarugis, Quirino. Marami pong salamat, Sir 128. Magandang gabi. God bless po. At sir, magandang hapon po siya sa double na inyo. Yun, narinig tayo. Nakabalikan sila ko. God bless your family. Yun. Yan lang yung antena natin. Pagkatipiko 3310 at 5-2-0-9 Barangay Zamora, Cabarugis, Quirino. 146. Thank you for supporting the net call. 146-425. Focusing. Station has been properly located. More power to station and I hope to catch you 146-425. Freedom Base. Freedom Base. Kabalikat si Dito. Ito lang po yung ating gamit. Yun. Narinig tayo. So yan, 3 feet from the ground, mga ka-tech moves. So yun lang po yung ating omni vertical antenna. Balikan si Biko 3372. At magandang hapon po. Welcome to the net. Ayos. Gabi, Sir 128. Pakitala ang aking istasyon 338172 na may katawagang educator na naka-intil dito sa Porok 5 Alpha Bravo Delta Kitik 225 Lagunel Bay.
Mabuhay ka, 128. Balik sa inyo and God bless us all. Okay, so far so good. Okay mga ka-tech moves, so ayan, maraming salamat, tinapos at natapos nyo yung ating tutorial DIY. Okay, kung paano ko po ginawa yan, yung antena na yan, at nakita po ninyo na napakadaling gawin at napaka kumbaga ay kung pang mabilis ang antena, pwedeng pwede po ito, at nakita nyo po yung kanyang performance. Napaka wide band po niya, okay, kumbaga maluwang yung kanyang sinasakop na mga frequencies, so flexible itong antenna po na ito, at okay na okay, at least pwede pang itono sa frequency na gusto po ninyong tutukan. Ayan, at ang maganda po dito sa antenna na ganito mga Tech Moves ay very handy. Ayan, kahit ilagay mo, dalhin mo sa sasakyan mo, okay. Ayan, dala-dala mo kahit saan ka magpunta. Ayan, meron ka ng antena na bumabato. So nakita na natin mga ka-tech moves na effective. Okay na okay itong antena po natin. Ayan, so pakishare, pakilike po itong video natin mga ka-tech moves, para makita, mapanood ng inyong pong mga kaibigan. Ayan, para sa lalo na sa mga mahilig sa radyo at paggawa ng antena. Ayan, subukan nila ito mga ka-tech moves, kung pang mabilis ang antena na hindi naman kumbaga pahuhuli sa transmit at receive mga ka-tech moves, yan, subukan natin ito. Very handy, kahit saan pwede nating dalhin mga ka-tech moves. Okay, meron ka lang 5 meter na coax mga ka-tech moves na RG58, yan, dalhin mo na kahit saan ka magpunta, mapa-tricycle, mapa-motor, mapa-four wheels yung gamit mong sakyan, okay na okay ito. Okay, so salamat po muli mga ka-tech moves, at sana ay patuloy niyo pong suportahan ang channel natin. Ano po? At kung muli ngayon lang kayo napadpad sa channel natin, paki-subscribe. Yan, i-click niyo po yung subscribe button, click niyo po yung notification bell sa kakatabi niya para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin mga ka-tech moves. Okay, so magandang buhay po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat mga ka-tech moves. At yan, sa Diyos lamang po tayo umasa mga ka-tech moves sa panahon ngayon. So muli, ito po ang inyo pong channel, Tech Moves for Fun, na nagsasabi, sa Diyos lamang umasa at huwag sa mga maling akala. Okay? So iingat po tayo mga ka-tech moves. See you po in my next video. Bye!